Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Isa pong driver po ng backhoe sa Al Qassim, Saudi Arabia, hindi raw rin po makauwi kahit tapos na rin pong kontrata. Simula raw kasi po nitong nakamayo, hindi na rin po siya pinapasweldo. Halos magkapareho po ang problema po na ni Alexander. Umalis po itong si Lito Sarmiento noong April 12, 2015, para maging backhoe driver dyan po sa Saudi. Pagdating sa Saudi, abay na bago raw ang ipinangako pong sweldo sa kanila. Ang dapat po ay 1,800 plus 200 na sweldo ay naging 1,600 plus 200 na lamang. Dahil apektado po kanila pong sweldo, apektado rin po pati kabuhayan ng kanila pong pamilya dito sa Pilipinas. Pati raw sila ay nangungutang na sa Saudi para lamang po may makain. Samantala, ang ahensya naman po ni Lito, ang Janeville Manpower Resources, hindi rin po sinasagot ang aming tawag. Naku po, kapag wala talagang tulong itong mga PRO natin, eh masakit talaga ho sa ating mong kalooban po niyan. Ma'am Jocelyn, sorry po, mayroon pa pala po tayong idudulog po sa inyo, ma'am. Ma'am Jocelyn. Ito po'y halos magkapareho, ma'am, ang problema ni Alexander at ni Lito Sarmiento. Parang ganun din po, ma'am. Siguro, pag isahin na lang po natin ito, ma'am, same pa rin po ito, Saudi Arabia rin, ma'am. Yes, oho. Subscription na naman. And of course, dahil mayroong joint solidarity liable, yung employer at saka yung ahensya, kailangan pa rin natin baka ng pag-inigay. Oo, hindi daw sinunod po yung supposedly kontrata ho nila, yung sweldong tatanggapin ho niya. Para nagbago pagdating ho nila na ibang bansa, ma'am. Paano ho yun, ma'am? Yun dapat na dapat eh actionan about this. Ang kanya pong agency, ma'am, ay Janeville Manpower Resources Incorporated. Ayun. Baka pwede na rin po natin patawag po, ipagsabay na ho natin yung tulad po kanina. Repatriation ang request nila, diba, Alex? Opo. Okay. Sige, ma'am. Thank you so much, ma'am. Si Jocelyn Sanchez po yan ng POEA. So, yun po, dalawa hong problema po mula sa ating po mga OFW. Ang ating po itinulog po sa POAA. Paring Ben? Alam mo, Lex, maganda talaga na itong ginagawa natin, ano? Yes. Marami nagsasabi, bakit pa ulit-ulit daw natin itong pareho lang naman na nagiging problema sa Saudi or ito yung mga OFW, ano? Sagot ho namin, hindi ko nagsasawa. Tama. Eh kaysa naman papabayaan namin, kaya nga may kilos pronto.